trying hard but you wanna be my friend. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito na naman si Kyle Antimutya at mayroon naman po tayong bagong paksa. Shoutout ko pala lahat ng mga antingero, antingera, mga bro and sis sa Guardians, saka sa Tour Coronados. Mga kapatid, shoutout po sa inyo lahat. At saka sa mga lahat ng nanggagamot at nag-spiritual, naway po lagi tayong nasa mabuting kalagayan. Lagi lang po tayong lumaban. Mayroon mong mga sumusubok sa atin. Hayaan mo sila. Hanggat tayo ay nanggagamot, isipin natin lagi na tayo ay nasa ilalim mo ng hukay, ng kalahating katawan natin. Kaya tanggapin na natin sa ating sarili na marami sa ating nanunubok at mayroon din po talaga sa ating tumatarget ng mga kalaban natin. Kaya buo na yung isip mo niyan, puso mo, wala ka ng tapat dyan. Kaya lahat ng mga nanunubok po sa mga kagaya natin na manggagamot, huwag kayong manubok. Pagkos pag kayo'y nabalikan, napakamatindi po yan. Kaya sinasabi ko, huwag kayong manubok. Kasi pag nanunubok kayo, ay naku po, ang sinasabi ko, lakas-lakasan po ninyo para pag hindi kayo mabalikan, pasalamat kayo. Ay paano kung ibalik sa inyo yan ay matindi? Yan po ang sinasabi ko po, ha, sa mga manggagamot po, ha. Hindi po tayo nag-aaway dito, tumutulong tayo. Hindi po tayo na away-away doon sa manggagamot, sa manggagamot. Hindi po, ha. Dapat kailangan isang big kiss tayo ng isang big kiss na walis ay matibay po yan. Kahit saan mo ihampas yan at matitibay po yan. Pero kung kalat-kalat po, pangit po yan. Ibig sabihin, pag pinagsama po tayong lahat, yan po ang solido. Or ibig sabihin, hindi po yan mabuwag-buwag. Yan po. Kaya, yan lang po. Paalala lang po yan sa mga kung ano po yung kalaman ninyo, hindi naman nanunubok yung kasama, huwag mo susubukan. Kasi, pangit po yan. Kasi nga, sabi ko, ay kung nanunubok po kayo, ay lakas-lakasan po ninyo. Yan lang po ang masasabi ko, kung nanunubok po kayo. Kasi, pagka ibinalik po yan, ay huwag niyong pagsisihan. Yan, ang panunubok po, saka po ang manggagamot, at saka yung mga nangiinggit, nanunubok, ay siya, wag siya. Yan na po masasabi ko. Kasi kung isang Diyos lang ang pinagsisilbihan natin, kailangan natin yun. Yun ang palagahan natin sa bawat isa. Shoutout po sa lahat ng mga OFW natin sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout sa inyo, naway lagi kayo bigyan ng kalakasan ng Ama. Maraming maraming salamat po sa mga OFW natin sa ibang bansa. Kasi po, marami pong nanonood sa mga kagaya namin na mamaliit pa na YouTuber. Marami pong nanonood sa ibang bansa. Maraming maraming salamat po sa Malaysia, Kuwait, sa Guam, sa Taiwan, sa United States. Maraming maraming salamat. Thank you so much. Marami pong nanonood sa akin sa United States. Nakikita ko po sa aking revenue. Maganda po ang nakikita ko sa aking revenue. Maraming maraming salamat po. At saka sa marami po, marami sa Germany, sa France, meron po eh, sa napaka marami po, hindi ko lang malala, pero thank you so much po sa Belgium, ayan po, sa South Korea, shout out annyeonghaseyo sa iyo, kamsahamnida, at saka sa Taiwan po, saka North Korea, mayroon din pong nanonood. Meron din pong nanonood, konti lang eh, pero may nanonood din po eh. Tapos, saan pa, North Korea, well, no, South. Basta, sa Korea po, thank you. And then sa, maraming nanonood man din sa United Arab ba yun? Sa Iraq, yan po. Marami din po nanonood. Thank you po. Ngayon po ang ating paksa ay bakit po ito ay ayaw masalubong o ayaw makita o ayaw maamoy ng mga katutubo nating mangyan na babae.
Yan po ah, ito po ang ating paksa. Ito po kasing halamang gamot nito ay mabango. Malimuyak po ang amoy. Tsaka talagang nakakaakit. Ibig sabihin, ginagamit ito ng mga hunter na mga katutubong mangyan natin sa bundok na nanguhuli ng mga baboy ramo o kung anumang klaseng hayop na kanilang hulin sa bundok. Ito po ang kanilang ginagamit. At ito po, na halamang gamot ito ay ayaw nilang makasulubong ng babae na katutubo. Bagkus po, ang katutubo nito na babae ay sasama sa kanila. Ayan po ah. Kasi nga po, ito po ay halamang gamot na malakas pagdating po sa gayuma or pang gayuma o pang halina. Pwede po siya sa negosyo, pwede din po siya sa gayuma at saka halina. Ito po ay tinatawag nila ng alaala o halamang alaala. Ito po ang ginagamit ng mga katutubong mangyan sa pang-akit sa gubat or pang-hunting nila. Ito po ang itsura niyan. Ayan po. Ayan po. Ito po ay tinatawag na alaala or alaala. Ibig sabihin, naalala mo lagi. Or ito ay kinatawag doon sa Mindoro na kadumdum. Ayan po. Kadumdum. Ibig sabihin yan, alaala. Ayan po. Ito po ang halamang gamot nito ay mabisa po itong pang gayuma o pang halina. Ayan po. Ito po ay dinadala ng mga katutubong mangyan pag sila ay naghunting. Inuulit-ulit ko ha. Pag makita naman po ito or maamoy ito ng mga katutubong babae ay iiwasan ka po or matatakot sila. Kasi nga po, lalo na po yung mga dalaga. Ayan po. Kasi ito po ay talagang nasa ano na po nila, sa paniniwala na po nila na ito pong kadumdum nito ay pang gayuma sa kanila. Ngayon po, ang amoy nito ay napakamaganda talagang amoy, parang pabango. Ito po ay nilalagay sa langis. Ito po ay mayroon pa siyang dapat na gagawin kasi mayroon pa itong proseso sa paggagawa. Ngayon po, ang masasabi ko lang po, ito po ay tested na po ito kasi kinakatakutan nga po ito ng mga babae doon sa ano eh, sa Mindoro eh, mga katutubo. Ayaw nila itong makita, lalo na kung may karga ka nito kasi ito ay kanila talagang nakagisna na ang kadumdum or alaala na halaman ay panggayuma. Ayan po. Ito po ay aking nakuha doon sa mga katutubo at sabi nga ng mga katutubo, iingatan ang paggamit. Kasi nga ang paggamit nito ay delikado. Ngayon kung wala ka pang asawa, ay pwede nating pamuyin ng alaala. Kasi ang alaala ay siyang tunay. Ayan po ah, may mga sekreto po ito. Kaya nga po, ito ay subok. Ito ay kahit magtanong kayo doon sa Mindoro, doon sa mga katutubo kung ano ang kadumdum. Ayan po. Ang kadumdum ay alaala. Ayan po. Naaalala mo lagi pag ito ay naamoy mo. Kasi ang amoy nito, napakatindi ang amoy nito. Talagang yung parang pumapasok sa isip mo, pumapasok sa puso mo, parang umiikot-ikot lang doon yung amoy. At nakaka-attract po. Ayan po. Ito po ang tinatawag na kadumdum. Ayan po. Ito nga lang po, sinasabi ko po sa inyo na ito, nagamit nito ay dapat ikaw din ang kumuha pag ito ay ginamit mo. Ito turo sa'yo, lugar. Pero alam mo ba ang itsura ng halamang ito? Yun ang katanungan doon. Ituturo sa'yo yung lugar. Ito patay eh. Ito to. Paano mo siya malalaman na siya ay kadumdum? Yun po ah. Kasi ibinigay lang sa akin ito.
ng mga kaibigan natin doon na Kapupubo. Kasi nga po, sabi niya, pwede ko raw gamitin sa panghalina sa nagninegosyo. At ito po ay isang formula para sa panghalina or pangnegosyo. At ito naman, pwede mo namang gamitin ito sa mga babaeng suplada, lalo na yung mga suplada, yung mga maarte. Yan po. Ito po ay subok. 100%. Eh kinakatakutan nga ito ng mga katutubong babae. Mas lalo pa kayang nasa Maynila or sa mga iba-ibang lugar o sa city. Ay siya, hindi nila alam to. Kaya sinasabi ko, ang mga gamit po ay ingatan ninyo. Lalo-lalo na yung mga nilimo sa akin. Mayroon pong nagsasabi dyan na ang gamit nila ay mga subok. Sa akin po, ang masasabi ko lang po, pagdating po ng oras na ilalagay po, malalagay po kayo sa langanin o malalagay po kayo sa ipit na pagkakataon or sa emergency, maalala nyo po ang aking pangalan. Hindi po ako nagmamayabang na ang aking gamit ay malakas, ganito ganyan, may sinasabi pa, nagpinapakita pa, naglalaslas pa, tinutusok pa kung saan saan, ano pa, hindi ako ganun. Hindi ako nanunubok sa gamit ko. Pero alam ko sa sarili ko, pagdating ng panahon, maalala po ninyo ako. Yan lang po ang masasabi ko, maalala po ninyo ang aking pangalan. At ang inyong gamit ay makakatulong sa inyo. Yan po, kasi marami pong nagsasabi sa akin, mayroon pinapakitang video po sa akin na lahat daw ng gamit ko, ganito ganyan, lahat ng gamit ko. Eh sabi ko, sa inyo po yan ngayon. Darating ang panahon na ang gamit ko at kung magkakaroon kayo ng gamit ko, maalala nyo po ako. Ayan po, yan ang sinasabi. Yan lang din ang ipagmamalaki ko sa sarili ko, ha. Pagdating ng panahon na kailangan yung gamit ko, maalala nyo ako. Paulit-ulit kong sinasabi yan sa inyo. Kasi nga, mayroong sinusubok yung gamit ko, kidlat, babarilin. Hindi mawawasak talaga ang kidlat. Ano bang gamit ng kidlat? Ay nilalagay sa katawan yan para sa bilis. Matigas yan, matigas po yan. Ay baril yan eh. Barilin mo bang kidlat na hindi nakatang sa katawan mo? Mawawasak? Mawawasak talaga, barilin mo? O orasyonan pa na nagbabaril? I-discommunion niya pa yung gamit? Masisira talaga. Lahat ng gamit ko sa iyo na ibinigay, masisira talaga yon. Dahil wala kang alam kung paano mo silihan din yung mutya. Yan po ha. Kasi diskriminyonan niya yon, babarilin niya, wasak talaga. Kasi nga, wala kang alam kung paano masilyuhan yon. Ay kung ako rin kaya, barilin niya yung gamit ko, nandun din ako. Marunong din ako. Tapos susubukan ko rin yung gamit niya. Ano kaya sa pakiramdam niya? Tapos sasabihin pa, ipapakita pa sa video, ganito ganyan. Yun, walang gamit ko, pang overall protection. Yung gamit na ganito ganyan, pang overall protection daw, wasak. Eh, natural, dahil may alam ka sa orasyon. Ay, paano ako? Ako kaya, magharapan kaya tayong dalawa na kaharap ko rin yung gamit mo at kakaharap ko rin yung gamit ko. Kaya, sinasabi ko nga, sobrang nasabi ko lang, hindi ako marunong manubok. Pero ang masasabi ko sa inyo, lahat ng gamit ko na binigay ko sa inyo, darating ng panahon, wag mong susubukan, darating ang panahon, pag nasa ipit ka na, maalala nyo ang pangalan ko. Maalala nyo si Kyle Hunting Mutya. Yan po. Kasi hindi ko po yung mga mutya na yan, hindi ko po yan dinampot lang ng basta-basta. At bago ko yan ipapakita sa aking channel, yan ay subok sa kumbatihan. Kung saan man ako mapunta, sinusubok ko yan muna sa aking katawan para po yan alam kong buhay. Ayan po ha. Talagang ano naman eh. Talagang nakikita ko naman eh. Kahit sabihin pa ninyo na ang gamit nyo yung malalakas, walang problema yon. Pero yung gamit ko, masakit sa akin yon. Dadasalan mo ng diskomunyon, tapos babaril mo, di masisira talaga. O ako kaya, subukan ko. Ako rin ang hahawak sa gamit ko, tapos nandyan din ako, babarilin mo. Para malaman natin kung
ang gamit ko ay masira ba o hindi. Ay paano yung binabaril nyo? Wala namang hindi naman sa kabal yon. Ang binabaril ninyo yung hindi naman sa kabal. Ay kung sa kabal naman yung babaril nyo, bak, masisira ba yon? Ay kidlat yun eh, sa bilis lang yon. Ang bilis at saka lakas, nagbibigay ng walang kapaguran yan. Ay siya, sinasabi ko lang, hindi ako marunong magyabang ha. Yung sa akin lang, nasasaktan na ako na nakikita kong gamit ko nasisira. Dahil sa walang pintang bagay na ipagmamayabang ng nila para yung gamit nila makuha. Yun lang po at sana po ay magiging masaya kayo sa mga ginagawa ninyo sa mga mutya. At ang yung mga gamit na pinapakita ay malalakas. Wala yun sa akin. Tanggap ko yun kung malalakas ang gamit ninyo. Sabihin ko lang po sa inyo, darating ang panahon, baka mamaya ang gamit ninyo ay mawalan po ng bisa. Yan lang po ha, kasi sa sobrang pinagmamalaki ninyo ang mga gamit ninyo, baka pagdating ng panahon ay mawala po ng bisa. Yan. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat na naniniwala sa akin mga mutya. Sana po, maniwala lang po tayo sa ating Panginoon na isa. Siya lang ang tunay, siya lahat ang nagbubuhay ng mga gamit niyan. Isang Diyos, Yeshua Mesiya, pagpalain po kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo, Jesus, Salvador del Mundo, kayo po'y bigyan lagi ng kalakasan. At God bless you all.